Mga master, mga bis, mga bay, so ito po yung nabili kong motor sa aking kayak. Ayan po yung propeller niya. So i-install ko po ito ngayon. Try ko. Ito yung switch. Ayan. Tsaka yung motor. So try ko if mag-fit siya rito sa gilid o doon sa ibang side, no? So what I'm thinking, kung mag-fit yung propeller dito, pwede ko siyang ilagay. But I'm just thinking na sobrang liit naman ata yung butas niya. Yun nga, hindi siya mailagay. Kahit isang gilid siya, hindi pa rin. So, maliit yung butas. So, the best way is dito na lang talaga siya sa gilid. Try natin i-install, mga master, no? Ayun nga. Oh, mga master, mga bis, mga bay, ito na yung demo natin. Pero ba? On na. Patan, oh, yan. On. Kuriya po to. Pagkatapin mo dito. So mga master, ito po yung nagawa kong DIY, no? So itong bracket na to is aluminum. Tapos nilagyan ko siya ng timber. Pakita ko sa inyo. Yan po yung timber dyan. So para mahigpit yung pagkakapit ng clamp, no? Kasi minsan, pag ang aluminum to aluminum is may tendency na dudulas pag naghigpit. So, ang advisable is timber ang gamitin natin, kahoy. So, in-screw ko lang siya dyan. Then, para doon sa kayak, ito po yung screw niya. Meron sa gitna, meron din sa dulo. Ito po yung propeller niya. So, by the way, naiikot siya 360. Kung pwede ka po yung sa kaliwa mag-turn, pwede mo siya i-ganon. Kung pakanan ka, pwede mo rin siya i-ganon. So, 360, no? Tapos, kung nasa pang-pang na kayo, ang ano kasi, pag nasa pang-pang na, dito lang siya. Ikot mo lang pa ganun. Tapos, itiwarik siya. Ayan. Saktong-sakto lang yung pagkasukat ko dyan na dito siya maiipit para hindi siya bumalito. Kasi, pag walang kapit dito, may tendency na gaganon siya kasi nga 360 na ikot siya, no? Kasi ginaganito to pag na medyo nasa 1 meter na kayo, tapos nung ano na kayo, nung magpadak na kayo, no, na pangpang, para iwas damage ng propeller. Kaya ganito 'yun. Kung pagpalaot nyo lang, kung papunta na kayo sa laot, ganito rin yung style niya muna.
Tapos kung nasa 1 meter na kayo o 2 meter, baba niya lang ng ganun. Simple lang, no? Tapos ikutin mo siya. Para ganun. Para andun yung kamay mo sa handle, sa control. Ganun ka lang ng ganun. So ito, nahigpitan ko na. Kakatapos ko lang pala nag-install ito, hindi ko lang na-videohan. So pinapakita ko na sa inyo kung paano ito mag-start. So okay na lahat, hilipitan ko na ito eh. Double check ko lang. So ito po yung hahatakin para mag-start. So sinabi ko na pwede nyo maikot 360 ito. So ito po yung choke nya, yung kulay blue. Ayan. Balik lang natin. Magpa-start choke lang para iinit. Tapos yung itim na yan, papunta yan dito sa selyador. Ito po. High and low. Ito naman yung switch. On and off. So ito naman siya. Para sa handle to, ina-adjust. Kung gusto mo siyang yung medyo, yan, sakto lang sa kamay ko yan. Kung mahaba kamay nyo, pwede nyo i-adjust papunta rito. So ito na po, ang propeller niya. Ayan. Yan po ang propeller niya, na. Tatlo ilisi niya. So ayan. So try namin to bukas, mga tropa. Ayan po yung kaya ko. Kasi plano ko kasi gusto ko ilagay rito, but anyway, hindi siya magkasya. Yung propeller kailangan 2 ply lang. So try lang natin i-start. Choke lang natin na. Kasi sa dagat, medyo malamig. Kailangan talagang i-start to siya, tapos choke or gano'n. Tapos laglihan lang natin ng konting minor. Ayan. So try natin. Namatay. Dumating aswang. So, tingnan lang. Try natin ulit. Lagyang minor. So, buhan na natin ano. Choke lang natin. Hatak. Yan na po mga master. Start na siya. Pag inihit ko yung solyador, iikot nito.
Kita nyo na mga master. Off lang natin na. Oh. See? Bilis. Nangangamoy na gasolina yung mga nilalabang ko. So yun lang po. Mabilis. Ganun lang. So 36cc to. So masubukan to bukas.